For me, this is piracy already because they boarded our boats illegally. Nauna nang tinawag ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na pirata ang China Coast Guard matapos sampahan, hilahin at sirain ng mga tauhan nito ang mga rubber boat ng Philippine Navy at dekwatin ang mga armas at personal na gamit ng mga tropang Pilipino sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Yan din ang tingin ng ilang mambabatas ng bansang Japan. Having seen the incident on the 17th of June and all sorts of events conducted by China in West Philippine Sea, they are clearly the act of piracy. We condemn such activities conducted by China. Tatlong mambabatas ng Japan ang bumisita sa bansa at nakipagpulong kina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, National Security Advisor Eduardo Anyo at Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pangunahing pakay ng pagbisita na paigtingin ang defense at security cooperation ng Maynila at Tokyo. Magbibigay ang Japan ng defense equipment at training sa Armed Forces of the Philippines. As I believe, promoting the transfer of the defense equipment will benefit our country's interest in the Indo-Pacific region. The challenges in the West Philippine Sea that the country faces are legitimate concern for the international community, impacting the regional peace and stability. We oppose to any attempt to unilaterally change the status quo by force or any action that will escalate tension. We share the same threats, we share the same sea lanes, we share the same theater. So it's a natural for us to have a stronger relationship with the Philippines in many fields, especially in defense and defense equipment cooperation. Sa July 8, nakatakda ang ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting sa pagitan ng Pilipinas at Japan na tinaguri ang 2 plus 2. Pag-uusapan dito ang mga problemang kinakaharap sa Indo-Pacific region, kabilang na ang West Philippine Sea, at ang mga detalye sa bilateral defense at security cooperation ng dalawang bansa. Sang-ayon ng isang analyst na malapirata ang naging asal ng China sa West Philippine Sea, pero hindi ito pasok sa teknikal na depenisyon ng pamimirata sa international law. Pero may maaaring gawin ang Pilipinas bilang tugon rito. We can seek the help of the other nations, especially those who are sympathizing with our cause. Kahit pasuyuin mo yung China on the bilateral level, kapag sa tingin niyang pabor sa interest niya, kinakalimutan niya yung mga pangako niya sa atin. So kaya mas mabuti sana kung maraming bansa ang may involved at mag-exert ng pressure sa China to rein in sa behavior ng China, no? And to remind China to always keep the peace in the region. Noong isang araw, nanawagan si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson sa China na sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea na nauna nang kumilala sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginiit ng Chinese Embassy na sumusunod sa batas at nagtatanggol lang sila ng kanilang teritoryo. Gusto rin itong maresolba ang alitan sa pakikipag-usap ng mga apektadong bansa. Pero wala umanong papel ang Amerika sa issue sa South China Sea at nang gugulo lamang. Kinondena ng Inter-Parliamentary Alliance on China ang mga pangaharas ng China sa dagat. Ang grupo ay binubuo ng mga mambabatas mula European Union at 23 bansa. Paalala ng IPAC, walang grupong kumikilala sa iginigiit na 9-dash line ng China at pagkamkam nito sa Ayungin Shoal. Pinuri din ang AFP sa pagpapakita ng hinahon sa gitna ng marahas na konfrontasyon sa China sa June 17 Ayungin Incident. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.